Kalalabs, may panibagong tips na rin po akong i-share sa inyo. Pero bago natin tutunghayan yan, kung kayo po ay baguhan dito sa aking page na ito, please don't forget to follow me. At pagkikalat rin po ang ating video, mga kalalabs, kapag ito ay nagustuhan nyo po, para mas marami pa rin po tayo matulungan ng mga aspiring content creator. So mga kalalabs, ang topic lang natin for today ay bibigyan ko po kayo ng tatlong common mistake na kaya hindi pa rin po kayo na-monetize dito sa Meta World. So mga kalalabs, unang-una, not optimizing content. O ano nga po ba ito? Ito po yung mga hindi sumusunod sa mga prohibited formats. Dahil sabi ko nga, ilang beses ko nang sinasabi, kapag tayo po ay sumusunod lang sa mga prohibited formats ni Meta, kahit suggested po sa atin, kapag tayo po ay nangangarap pa lang ng ads on Reels, sundin po natin ang kanyang prohibited formats para mas mapabilis or ma-onboard kaagad sa atin ang ads on Reels. Yan lang po talaga mga kalalabs, at umiwas po tayo sa mga audio na mga trending para hindi tayo magkaka-violation. So mga kalalabs, ang pangalawa naman po natin ay ang lack of promotion. Ano nga po bang lack of promotion? Ito po yung example na hindi po natin kino-cross-posting ang ating mga ginawang reels. Katulad na lang, mayroon tayong profile, mayroon tayong page. Dapat kung gusto nyo po i-share or i-cross-posting, pwede naman. At saka yung promote po tayo sa ating, kalimbawa may mga TikTok kayo, YouTube, or Instagram, pwede po natin yan ilagay sa mga bio natin ang ating mga account para ma-recognize tayo ng ating mga followers. Halimbawa, may mga followers ka na sa Instagrams, pwede po sila makapag-follow din po sa inyo kapag nandyan sa bio ninyo ang inyong mga account dito sa Facebook. So, yun po ang paraan para maka-improve po tayo, makakuha po tayo mga followers at viewers. So, mga kalalabs, ang pangatlo po nating tips ay ang poor quality content. So, ano nga po ba ito? Hindi po kawalan na ang ating mga gadgets na ginagamit ay mga cellphone lang. Katulad ko nga po, gumagawa po ako ng paraan para hindi magiging poor quality ang aking content at may value. Nandito po ako sa aking van, sa banyo, pero gumagawa ko ng paraan dahil nandito po ang light. Mas mababa kasi ang light dito, mas maganda tingnan sa aking mga viewers na hindi malabo ang aking video. Kahit sa anong mga paraan, magawa po natin na hindi siya malikot or magustuhan ng ating mga content. Kumbaga, may value ang pagbibigay natin ng content sa ating mga audience para pabalik-balik at magustuhan po nila ang ating mga content kahit hindi naman gaano kagandahan ang ating mga gadgets. Dahil mga nagsisimula pa lang tayo, hoping in the future ay mag-succeed din po tayo kung patuloy lang tayo sumusunod sa mga community guidelines dito ni Meta. So yun lang po ang topic natin for today. I hope nakatulong ang tatlong tips ko po na binibigay sa inyo mga kalalabs para mag-succeed din po tayo at ma-monetize na rin po kayo dito sa Meta World. Thank you for watching!